Kasama ni Douglas si Ondoy na namumulot ng basura nang biglang, "Narinig mo ba yung naririnig ko, Ondoy?" tanong niya at umayos ng tayo. "Pusa lang yan. Kahit saan ang gumagala ang mga yan eh." Sagot naman ang batang si Ondoy kay Douglas. "Meron, Ondoy. Hindi na talaga pusa to eh," sabi ni Douglas. "Baka tiyanak yan, tignan mo muna para naman malaman natin," sagot nito. "Ang aga namang magkaroon ng tiyanak ang lugar na to. Sa pagkakaalam ko, sa gabi lang naman sila lalabas," sabi niya at biglang napatras. Nakaramdam siya ng kaba sa sinabi ng anak pero patuloy pa rin ang pag-iyak ng mga sanggol na para bang nasasaktan. "Parang sanggol talaga eh, pero ang tanong, anong ginagawa nito dito sa basurahan?" Saad niya at inalis ang nakatangbak na karton at titinapon sa kabila. At doon bumulaga sa kanya ang babaeng sanggol sa ilalim ng nakatambak na basura na parang nasa 3 buwan pa lamang. "Sanggol nga, Ondoy!" bulalas ni Douglas. Kaya dali-dali nga niyang binitawan ang hawak na sako at kinuha ang sanggol sa kakinarga. Pinagpagagad niya ang damit ng mga to dahil maraming dumi. "Kawawa naman kayo. Tinapon ba kayo ng mama niyo rito? Hindi naman kayo mapapadpad mismo dito kung walang naglagay sa inyo dito." Pinunasan nga niya ang pisngi ng mga bata. Nakahinga siya ng maluwag nang tumigil ang sanggol sa pag-iyak. Sobrang cute ng mukha nito. Sa isip-isip nga niya, walang awa ang ina. Nagtapon pa rito ng ganito sa basurahan. Sama naman ang ugali ng magulang ng mga sanggol na to. Sobrang liliit pa nila. Buti sana kung pinaampon na lang. Sambit nga ni Ondoy at lumapit sa kanya. "Hindi ko rin maintindihan kung bakit nila nagawa to. Paano kung hindi natin sila nakita? Mauubos na lang ang balat nila. Kakakagat sa kanila ng insekto. At tignan mo nga, dumidila na. Nagugutom na yata to, Ondoy." 2 kambal nga ang nakita nila. Pero maya-maya lang, nakarinig na naman sila ng parang isa pang sanggol. "Ano naman yun? Ang dami yata. Huwag mong sabihin marami sila. Mga tiyanak bang mga to? Hanapin mo nga, ang dami namang sanggol ang tinapon sa lugar na to. Iba rin ginawa ng basura ng mga anak nila." Utos nga ni Douglas kay Ondoy. Kaya sinunod naman ng lalaki. "Nandito, isa pang sanggol. Bali 3 pala sila." Sabi nga nila, ang isa ay puno na ng pantalang buong mukha at braso parang kinagat yata ng langgam o kaya lamok. "Ano? Patingin nga!" Napanganga na nga lamang si Douglas nang makitang magkakamukha ang 3 sanggol. Iisa lang yata ang nanay ng mga to. "Ay, nako! Triplets ang tawag sa 3 magkamukha." Sagot naman ni Douglas sa batang si Ondoy. At binigay na nga niya kay Ondoy ang isa pang sanggol na karga niya at kinuha nga niya sa basurahan ng isa pa. "Anong gagawin natin ngayon? Saan natin isasauli ang mga to? Hindi naman pwedeng iuwi natin sila sa bahay, baka mapagkamalan pa tayong kidnapper. Lalo pat mga matatabi lang dila ng mga kapitbahay natin." Naiiling na sambit ni Ondoy. "Kahit ako nagugulhan din eh. Hindi naman pwedeng ibigay natin sila sa ibang tao. Baka itapon lang siya ulit. Kawawa naman, baka mapahamak pa sila." Sagot niya at nilapag sa karito ng 3 cute na bata at inalis nga ang mga dumi sa kanila. Tumigil lang sa pag-iyak ang mga ito pero sabay ng dumidila na parang naghahanap ng dede. "Gutom na ang mga yan. Paano na yan ngayon, mama?" tanong ni Ondoy sa baklang si Douglas. "Dito ka lang ah. Bantayan mo silang maigi. Mamasura ka habang pinabantayan mo sila para maibenta natin yung mga nakalakalakal natin." Paalam nga ni Douglas. "Saan kayo pupunta?" "Dedelihin siya lang ako ng pera para sa mga bata, pambili ng gatas at gamit nila. At bibili na rin ako ng mga gamit para sa iyo dahil Lunes na, pasukan na." Sagot nga ni Douglas. "Ingat po," sabi ni Ondoy. "Ikaw din dito." Sagot niya at kumaway pa habang naglalakad palayo. Nagsimula na nga siyang magpatingin-tingin sa buong lugar at hinanap ang parlor ng kaibigang si Bri na Brandon sa tunay na buhay. "Saan ka pa nagsususuot, bakla?" Maarte nitong tanong pagpasok niya sa loob. Nadatnan niya itong may customer. "Busy lang ako," sagot ni Douglas at naupo nga sa bakanting upuan. "Tawag ako ng tawag sa iyo pero hindi kita makontak.
May kailangan kasi tayong pag-usapan. Sambit nito at sumenya sa kasama na palitan muna ito sa ginagawa. Bakit? Ano ba yun? Tanong niya. Kinuha akong makeup artist sa isang event at isasama kita bilang kapartner ko. Nakangiting sagot ng kaibigan ni Douglas. Talaga, Bri? Hindi ka ba nagbibiro? Masaya nga niyang tanong. Kaga, mukha ba akong nagbibiro? Siyempre, magkaibigan tayong dalawa, kaya gusto ko ring magkaraket ka. Maraming salamat ah. Tamang-tama. Alam mo namang masyadong mahirap ang buhay ngayon. Sambit ni Douglas. Oo naman. At saka sobrang bait nung client natin. Bonggang wedding celebration kasi yan at saka nagbayad na agad ang mga to ng down payment. Full package na kasi ang gagawin natin. Magme-makeup tayo sa bride, sa bridesmaids, sa entourage at kung kani-kanino pa. Sagot nito at nilagay sa kamay niya ang pera. At alam niyang solve na ang problema niya ngayon at masaya nga siyang maisip na kahit papaano ay nagkaroon siya ng mabuting kaibigan. Salamat dito. Kailan ba ang kasal? Tanong nga ni Douglas sabay lagay sa loob ng bulsa ang pera. Sa susunod na linggo, tatawagan na lang kita, dapat kasi alas 6 pa lang nandun na tayo ha bakla? Sagot nga ng kaibigan nitong si Bri. Sige, game ako dyan. Sabi nga ng lalaki. Siya nga pala Dog. Para may kita ka, umi-extra ka rito sa parlor ng Sabado. Tsaka Linggo, may maghahanap kasi ng makeup artist kaya alam kong fit ka. Nakangiting saad nga ni Bri. Oo ba? Salamat. Masaya niyang sambit at naglakad na nga palabas ng parlor. Kailangan niya talagang kumayod dahil may nadagdag na naman sa buhay niya. At saka nag-umpisa na ngang mag-aral si Ondoy sa grade 5. Naging apat na ang adopted child ni Douglas. Siya ang nakakita sa triplets na yon kaya siya talaga ang mag-aalaga. Pagbalik niya kay Ondoy pagkatapos niyang bumili, nang kailangan niyang bilhin ay nakaupo na nga ito habang nakaharap sa mga sakong puno ng kalakal nila. Naubos mo ba lahat, Ondoy? Tanong nga ni Douglas dito. Opo, sagot naman ito at tinulungan siyang bitbitin ang pinamili niya. Nang tignan niya ang mga sanggol, ay gising pa rin ang mga ito at nagsisimula ng umiyak. Bumili na ako ng lechon manok na sinasabi mo, Ondoy. Excited at nakangiting sabi nga ni Douglas. Salamat po, buti na lang nakahanap po kayo ng pera, mama. Sagot nga nito. Oo naman, nagpunta ako sa kaibigan kong may parlor at nalaman kong sinama niya pala ako sa isang event at nagbayad ng kliyente. Kaya yun, binigyan ako kaagad. Dito lang muna ha, maghahanap muna ako ng kainan. Ipagtitimpla ko ang gatas tong mga baby. Paalam nga niya. Sige po, sagot naman ni Ondoy. Pitpit niya ang milk powder at mga plastic bottled na lalagyan at naghanap nga siya ng kainan. Nang makahanap nga siya ay pumasok agad siya sa loob. Magandang umaga, may mainit ba kayong tubig? Nakangiting ang tanong ni Douglas. Oo, meron po, sagot ng tindera. Pabili nga, magtitimpla lang ako ng gatas para sa mga anak ko. Sabi nga ni Douglas at ibinigay niya ang pera. Hindi na po, libre lang ito. Sagot naman ng babae at binigay na nga sa kanya ang heater. Maraming salamat ah. Sabi naman ni Douglas at naupo na nga sa may sulok na bakante at nilapag sa mesa ang bitbit. Dali-dali siyang nagtimpla para naman makainom ang mga sanggol na yon. Maya-maya lang ay nagpaalam na nga siya sa babae. At bumalik doon. Isa-isa niyang pinainom ang mga ito. Pagdating niya, gutom na talaga sila, mama. Kumakawag pa ang mga kamay at paa na para bang masaya sila dahil nakainom na sila ng gatas. Masayang sambit pa nga ni Ondoy kay Douglas. Mama ang tawag niya dito dahil tanggap naman niya na silahis nga si Douglas. Pero ramdam nito na parang may pag-aasa pa itong maging lalaki. Tinignan nga ni Douglas ang triplets. Oo nga eh, sobrang kawawa masyado ang tatlong to. Hindi ko masabi kung ilang oras na itong tinapon rito. Kailangan pa nating obserbahan kung aayon ba ang katawan nila sa gatas na binili ko. Sobrang may kamahalan pa naman. At saka sinadya ko talagang malalaki ang binili kong lagayan ng gatas para mabusog sila. Nakangiting sambit ni Douglas habang nakatunghay sa mga ito. Halos na nga lahati na nga yung mga gatas sa lalagyan nila eh. Sobrang gutom nila. Sagot naman ni Ondoy. Uuwi na tayo, Ondoy.
Itatago muna natin tong mga sako para hindi makuha ng iba. Babalikan ko na lang mamaya at ako na ang bahalang magbenta. Wala na tayong mapaglagyan eh, kasi nandito tong mga cute na chikiting na to. Sabi nga ni Douglas at itinago ang lagayan ng gatas pagkatapos maubos ng laman. Sige po! At ito na ang nagtago ng mga sakong may laman sa tumpok ng mga basura at tinakpan ng karton. Ano, busog na ba kayo? Uuwi na tayo sa bahay natin mga chikiting! Nakangiting sambit nga ni Douglas at hinawakan ng tiyan ng mga to. Kailangan pa niyang i-check ang mga katawan ng mga ito o kaya kagat ng langgam. Nakita niya kung paano umiti ang mga cute na bata nang sabay-sabay habang nakatingin sa kanya. Ang saya niya naman masyado, sambit nga ni Douglas. Mama, paano itong binili mo? Saan natin nilalagay? Tanong naman ang isa pang ampon niya na si Ondoy. Teka lang, iuusog ko na lang kaunti yung mga baby. Sagot niya at ginawa ang sinabi ni Ondoy. Nilabas niya ang biniling tatlong malaking tuwalya at tinakip sa ibabaw ng kariton para hindi mainitan ng mga ito. Sa kanya nilagay ang mga pinamili kanina. Gutom na ako, mama! Reklamo ni Ondoy habang naglalakad sila pa uwi habang tulak nila ang kariton. Malapit na tayo sa bahay. Makakakain na rin naman tayo. Tiisin mo na lang muna ngayon. Masarap naman ang ulam eh. Sabi ni Douglas. Tumango naman si Ondoy. Pagdating nila sa bahay ay agad nga niyang itinabi ang kariton. Ako nang magdadala sa mga sanggol papasok ng bahay, mama. Isa-isahin ko sila. Ikaw ang magbabantay kung may kapitbahay bang dadaan. Bulong nga ni Ondoy at dinambot ang baby saka ipinasok sa loob ng bahay hanggang sa naipasok na nga niyang tatlo. Pinagtulungan naman nilang ipasok ang pinamili niya. Sa kabilang banda naman ay nasa loob ng restaurant si Desiree at malayo ang naging tingin. Good afternoon, ma'am. Ano pong order nyo? Nakangiting tanong ng waitress at binigay sa kanyang menu. Shrimp and one cup of rice, please. Sagot niya. Okay. Sambit ng waitress at naglakad palayo. She's totally guilty sa nagawa niya noong nakaraang buwan at patuloy siyang hinahabol ng kanyang konsensya at hindi niya maiwasang balikan ang nangyari noon. Naalala nga niya ang nakaraan. I'm pregnant, Rainier. Kailangan mo kong panagutan. Mahihintakot ang sambit ni Desiree. Hindi pwede. Kailangan ko pang makatapos ng pag-aaral. Sana naman maintindihan mo. Sagot ni Rainier. Ano? Paano naman ako? Alam mo namang masyadong strict ang magulang ko. Paano na lang kapag nalaman nilang buntis ako? Paniguradong palalayasin nila ako at aalisan ng mana. Namomroblemang sambit nga ng babae. At sinubukan pang hawakan ang kamay ng kasintahan pero inalis nito ang kamay niya. Alam naman nating pareho na hindi ko kayo kayang buhayin sa ngayon ni Sairi. Walang wala ako at tumaasa lang din sa magulang. Sabi nga ng lalaki na hindi man lang siya magawang tignan sa mga mata. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, parang hindi na nga siya nito mahal base na rin sa reaksyon nito. Damn you, Rainier! Dalawa tayong gumawa nito. Tapos ngayon hahayaan mo na ako na mag-isa? Nahaharap sa bagay na to? Hayop ka. Parang hindi mo ako minahal. Pag-i-hysterical nga ni Desiree. I'm sorry, Desiree. Tanging nasabi na nga lamang ni Rainier at naglakad na nga palayo. Walang nagawa si Desiree kundi umuwi sa bahay nila at nagpanggap na parang walang nangyari. Pero alam niyang hindi niya maitatago ang sitwasyon niya habang buhay. Magandang umaga po, tita! Nakangiti nga niyang sambit sa ina ni Rainier nang dinalaw niya ito ng sumunod na araw. Nagmano muna siya at humalik sa pisngi ng may edad ng ang babae. Hindi siya pwedeng sumuko dahil alam niyang nagulat lang ito sa binalita niya. O, ikaw pala yan, Desiree! Halika, pumasok ka muna, wala si Rainier eh. May pinuntahan lang saglit. Nakangiting sagot nga ng babae. Simple lang ang buhay ng pamilya ng nobyo niya pero sobrang mababait ang mga ito nang pakikitungo sa kanya kahit na sino at kabaliktara naman ang magulang na meron siya. Dito lang po ako sa labas maghihintay, tita. Papasok lang po ako dyan kapag darating na siya. Sabi naman ang babae. Ha? O sige, ikaw bahala. Sagot naman ng ina nito. Habang hinihintay nga ni Desiree, inilabas nga niya ang kanyang cellphone at nag-scroll muna sa social media. Pero kumunot ang noon niya nang makita ang isang larawan.
What have you done, Rainier? Ito ba ang hindi kayang panindigan kung makikita kitang may kayakap na iba? At masaya kayo parehas habang ako nagdurusa? How dare you? Mahina ngang bulala si Desiree na may diin sa bawat katagang binibigkas niya na parabang kaharap niya ito. I hate you. Kaya pala ayaw mo kong panagutan dahil nakahanap ka na agad ng kapalit ko. Walang paalam na nga lamang si Desiree umalis sa bahay ng nobyo niya. Umiiyak siyang umuwi sa bahay nila. Mabuti na lang nasa kumpanya pa ang magulang niya kaya walang magtatanong kung napaano siya. Where are you, ma'am? Tanong niya sa ina nang tawagan niya ito. Nasa opisina pa kami, may meeting pa ang daddy mo. Sagot nga naman ang ina sa kabilang linya. Masyadong kalmadong nagsalita ang mga ito pero nasubukan na nga niya ang ugali. At ang relasyon na meron silang dalawa ni Rainier ay nanatiling sikreto dahil ayaw nilang makipagrelasyon daw siya nang hindi nila ka-level ng pamumuhay, which is not good for her. Mas lalo na ngayong buntis siya. Pag nalaman ng mga magulang ay paniguradong magwawala ang lahat sa kanya. I have a 1-year fashion show event abroad, kaya magpapaalam ako na alis na lang. Wika nga niya, at tumaasa nga siya na sana kakagat ang mommy niya sa alibay niya. Are you sure? Bakit wala akong nabalitaan? Tanong nga ng mommy niya nang sinabi na nga ni Desiree ito. Hindi mo hawak ang lahat ng balita sa buong mundo, mommy. That's why. Pagpapalusot niya. Okay. Fine. Kung dyan ka sasaya, ako na lang ang magsasabi sa daddy mo. Sabi ng ina niya sa kabinaba ang tawag. Kaya dali-dali nga siyang nag-impake ng gamit at binitbit ang malaking maleta pababa ng hagdan. At yun nga ang nangyari sa nakaraan ni Desiree. Sa kasalukuyan, naputol nga siya sa kanyang iniisip nang biglang, Miss! Miss! Narinig niyang tawag ng isang boses sa lalaki kaya biglang natauhan si Desiree. What? Masungit nga na tanong pa nga niya dahil bad trip nga siya. Lumamig na ang pagkain mo. Nakangiting sagot ng lalaki. Okay. Thank you sa pag-remind sa akin. Sabi niya saka nag-umpisa ng kumain. You're welcome. Share na lang tayo ng table para may kasama ka. Sagot nito sa kabinitbit ang order at lumapit sa table niya. Fine. Tipid niyang sambit. Pansin niyang may kabaklaan ito sa katawan, but he is so handsome. Ako nga pala si Douglas. Pakilala nga ng lalaki sa kanya at nakipag-shake hands pa nga sa kanya. Desiree. Sagot naman ng babae at tinanggap ang kamay nito. Mag-isa ka lang o may hinihintay ka? Tanong nga ng lalaki. Ang kulit mo naman eh. Hindi mo ba ramdam na ayaw ko ng kausap? May inis nga sa boses na sagot ni Desiree. Ganun ba? Pasensya na. Sabi nga ng lalaki. Tumayaw na nga ito, bit-bit ang platong may lamang pagkain at pinabalot na nga sa may counter. Nakonsensya nga si Desiree bigla dahil wala namang kinalaman ng ibang tao sa pinagdaraanan niya. Habang si Douglas naman ay napangiwi na nga lamang at napasimangot nang maisip ang babae kanina. Gusto lang naman niyang makipagkaibigan rito pero natarayan patuloy siya. Sa bagay, may karapatan naman siyang magtaray dahil makinis at maganda to. Sabi nga niya at agad pumasok sa loob ng bahay pagdating niya. Dumating ka na pala, mama! Sabi nga ni Andoy at nagmano sa kanya. Nasaan na yung mga bata? Tanong nga ni Douglas. Nakatulog na po sa loob ng kwarto mo. Tapos ko na po yung pinainom ng gatas. Nag-iiyakan kasi baka ka ako nagugutom. Sagot ni Andoy. Eh, kamusta yung isa? Nawala na ba yung pantal sa mukha at katawan? Tanong nga ni Douglas. Si Kitty, yun ang pangalan nun. Nawala na po. Pinunasan ko ng wipes tsaka nilagyan ko ng kung ano-anong pwedeng magpagaling sa sugat niya. Nakangiting sagot ni Andoy. Ang galing mo talagang gumawa ng pangalan o. Parang ginawa mong pusa yung bata. Natatawang sabi na nga lamang ni Douglas. Siyempre, aso naman pangalan ng tatay namin eh. Napahalakhak tuloy ang dalawa. Loko ka talaga. Sabi nga ni Douglas at ginulo ang buhok ng bata saka pumasok na nga ng kanyang kwarto. Napangiti na nga lamang siya nang mapagmasdan ang naggagandahang mukha ng kanyang triplets. Ang pangalan naman ng dalawang natira ay sina Crazy at Kiera.
Nakangiting saad ni Ondoy na nakasunod na pala sa kanya. Ang galing mo namang magpangalan. Kitty, Crazy at Kera. For sure. Maging mabuting kuya ka sa kanila paglaki nila. Masayang sabi ni Douglas. Oo naman po. Ako kasi ang mag-aalaga sa kanila kapag nasa trabaho ka na. Sagot naman ni Ondoy. Sa sumunod na linggo ay gumayak na nga si Douglas ng maaga dahil ngayon ang araw ng kasal ng kanilang kliyente. Tulog ka pa ba, Ondoy? Tanong nga niya. Pumasok nga siya sa loob ng kwarto nito pero wala ng tao at maayos na nakatupi ang kumot at higaan nito. Pagpasok niya sa kanyang kwarto ay wala na rin ang mga bata. Nasaan kaya nagpuntang mga batang yun? Sa isip-isip nga ni Douglas at pumunta ng kusina. Nakita nga niya si Ondoy na naghahanda ng pagkain sa mesa. Mama, pinakilaman ko na po yung groceries mo at nagluto na ako para makakain ka na ng maaga. Maupo ka na po at kumain ka na. Nakangiting sabi nga ng mabait na batang si Ondoy nang makita si Douglas. Nang tignan naman ni Douglas ang bata, nakatulog ng mga ito habang sakay ng tigisang stroller. Napangiti na nga lamang si Douglas. Napalaki nga niya nang maayos ang kanyang ampon. Umaasa siya na sana ganito din na mapalaki ang triplets. San ka galing yan? Tanong niya at umupo. Binili ko sa mall, may sale kasi. Kaya mura lang, alas 5 pa lang umalis na ako ng bahay para mamasura. Sinwerte naman at nakarami ng benta. Bumili din ako ng maraming pagkain dahil sobrang gutom pagka-uwi ko galing bahay-eskwela. Nakangiting sagot ni Ondoy. Gustong maiyak ni Douglas sa pagiging responsable ng ampon niyang si Ondoy sa batang edad o sa murang edad at may pagmamahal na nga ito sa mga sanggol na napulot nila. Binibigyan naman kita ng baon ah. Kulang pa ba yan? Tanong nga niya at nag-umpisa na ngang lumamon. Sobra na yun, Mama. Kaya lang nahihiya ako sa iyo eh. Parang wala nang natira para sa sarili mo dahil sa akin. Sagot pa nga ni Ondoy. Sus, ang drama mo naman. Okay lang yun, masaya naman akong nakikita kang malusog. Basta ang mahalaga, mag-aral ka ng mabuti. At tulungan mo kong alagaan ang mga sanggol at saka sa mga gawaing bahay. Mabait ka namang bata eh. Nakangiti nga ang sabi ni Douglas. Swerte ko nga po masyado sa inyo. Hindi gaya doon sa magulang ko talaga. Naiiling nga ang sambit ni Ondoy. Ang aga namang nakatulog ng tatlong to? Tanong nga ni Ondoy. Siyempre, busog na ang mga yan eh. Presko na ang pakiramdam, pinaliguan ko kasi. Nahirapan pa nga ako dahil masyadong hyper. At saka ingat na ingat ako dahil baka nakainom ng tubig gripo at mapasukan ng tubig yung tenga. Special masyado ang mga yan. Bumili pa nga ako kanina ng 3 galon ng mineral water para sa kanila. Nakangiting sagot nga ng lalaki. Gusto mo sigurong magkaroon ng kapatid, no? Tanong nga ni Douglas kay Ondoy. Opo, masaya kaya yun dahil kahit gaano kahirap ang buhay, basta sama-sama, maganda sa pakiramdam. Pagkatapos nilang kumain ay nagpaalam na nga siya agad sa mga ito. Sakto namang papalabas na nga siya, nakita nga niya si Bree na kumakaway sa may di kalayuan sakay ng motorsiklo. Matagal ka na bang naghihintay rito? Tanong niya pagkalapit sa kaibigan. Hindi pa naman masyado. Galing akong university, hinatid ko ang jowa ko. Nakangiting sagot nga ni Bree kay Douglas. Lalaki? Babae, loko ka. Natatawang sagot na nga lamang nito. Akala ko babae ang puso mo. Tanong nga ni Douglas kay Bree at tumangkas na nga sa likuran nito. Doon tayo sa sigurado na mabibigyan tayo ng anak. Kahit na hindi magiging successful ang relasyon, eh may matatawag kang iyo. At saka, hindi naman ako totally bakla ah. Pwede pa rin akong magmahal ng babae. Sabi nga ni Bree, napailing na nga lamang si Douglas. Pero saglit din siyang napaisip. Sa bagay, may punto ka. Nagkatawanan na nga lamang silang dalawa. Pagdating nila sa venue ay nilagay ni Bree ang motorsiklo nito sa gilid at sabay nga silang pumasok sa loob. Nandito na pala ang lahat. Kumain ka na ba? Mapapalaban tayo ngayon at walang pahinga. Sabi ni Bree pagpasok nila sa isang kwarto. Kumain na ako sa bahay pa. Sagot naman ni Douglas. Kaya wala silang sinayang na oras at nagsimula na nga silang mag-make up
ng mga kliyente. Si Bree ang nakatalaga sa bride, maid of honor, at si Douglas naman sa bridesmaids. Inabot din sila ng ilang oras dahil mamaya pang alas 10 magsisimula ang wedding ceremony. Tapos na ata ang lahat, but I think may kulang pa, sabi ng bride habang nakatingin sa mga babaeng nakaupo sa sulok. Yes, your cousin is not here yet, sagot ng babaeng kulot ang buhok. Oh my, ang babaeng yun talaga? I already told her na kailangang maaga pa, nandito na siya. Frustrated na sabi ng bride. Saka naman niya narinig na bumukas ang pintuan. Oh, everyone is ready. Narinig niya ang pamilyar na boses ng isang babae. Of course, dahil maaga silang dumating, samantalang ikaw, parang walang kaplano-planong pumunta sa kasal ko, sagot ng bride. Naipit ako sa traffic, Gabi, kaya nahuli ako, sorry, sabi nga ni Desiree. Okay, fine, maupo ka na dito, para naman mamakeupan ka na, utos nga ng bride. Sabay turo nga kay Douglas. Dahan-dahang lumapit sa upuan si Desiree at hindi naman ito nagulat na makita siya. Lutang ka na naman siguro kaya malapit ka nang mahuli sa kasal ng pinsan mo, sabi nga niya rito at nagsimula ng makeupan siya. Nasa magandang mood ako ngayon na kaya hindi kita papatulan, sagot nga ng mataray na si Desiree. Napangisi na nga lamang si Douglas. Sa isip-isip pa nga nito, susang tari ng babaeng to. Wala naman akong ginagawang mali sa'yo ah. Bakit kaya ang init ng dugo mo sa akin? Mahinang tanong nga ni Douglas kay Desiree. Whatever, sagot nito at ibinaling ang tingin sa isang tabi. Huwag kang gumalaw, baka magmukha kang multo ngayon. Pagbibiro pa nga ni Douglas dito. Bakla lang ang marunong mag-makeup pa, so hindi ka lalaki? Nakataas ang kilay nitong tanong kay Douglas. Paki mo kung pareho naman tayong gustong mabuhay. Mataray rin na sambit ni Douglas. Hindi na nga umimik pa si Desiree hanggang sa matapos na nga siya sa pagme-makeup dito. Nang magsimula na ang kasal, napagpasyahan na nga nilang lumabas ng hotel. Nakakapagod din, no? Tanong ni Bree. Sinabi mo pa, pero worth it naman dahil maganda ang resulta. Masayang sabi naman ni Douglas. Oo naman, sobrang bait ng bride, inimbata nga tayo sa reception pero tumanggi na ako dahil marami pa akong gagawin sa parlor. Kaya nagbigay siya ng panghuling bayad, akala ko yun na ang binigay nito nung nakaraan. Dinagdagan na lang niya dahil satisfied siya sa outcome. Sabi nito at binigay nga sa kanyang pera. Salamat, Bree, sagot nga niya. You're welcome, pumasok ka sa parlor ngayon na para naman madagdagan ng staff ko. Weekend ngayon eh, kaya dagsa ang customers. Saka gusto kong ikaw palagi kong mahila kasi manicurista ka rin, pero yung sa pag-rebond ng buhok ang inaayawan mo. Nakangiting sabi ni Bree. Matrabaho kasi, pero baka next time subukan ko na. Naisip kasi niya ang triplets. Pero kapag nasa 5 to 6 months na ang mga yun, pwede nang kumain ng lugaw. Pero magastos pa rin. Tara na nga, sumakay naman na siya. At binaybay na nga ang kahabaan ng highway. Ang isip niya ay nasa bahay lang nila at sa mga bata. Tanging si Ondoy lang nandun. Kilala mo yung pinsa ng bride? Takang tanong nga ni Bree. Pansin kong nagbubulungan kayong dalawa kanina eh. Parang ang sweet nyo nga eh. Napailing lang naman si Douglas at napairap nga sa kanyang kaibigan. Anong ang sweet? Pangalawang beses lang namin ngayong nagkita. Hindi ko nga alam ang pagkatao nun eh. Kursonada mo siya? Astig ng style mo eh. Tirador ka ata ng babae eh. Natatawang ang tanong ng kaibigan niyang si Bree. Panira ka ng trip, sita lang ni Douglas. Pero aaminin niya, nagagantahan talaga siya sa babaeng dalawang beses na nga niyang nakita. At hindi niya alam kung bakit, pero parang pinagtatagpo nga sila ng tadhana. Pagdating nila sa parlor, sakto namang may mga binatilyong nakatambay sa tabi ng isang scooter. Babe, may sigarilyo ka ba? Sabi nga ng isang lalaki sabay hawak nga sa bewang ni Douglas. Pero nakakagulat ang sagot ng lalaki. Alisin mo yung kamay mo sa bewang ko o babaliin ko yan. Galit niyang sagot. Namumutlang lumayo ang binatilyo at pinaandar ang scooter palayo. Umangkas din ang kasama nito. Malamya siyang kung kumilos pero hindi siya buwang para pumatol sa kahit na sino. Sabi naman ng kaibigan niya,
Relax lang, dog. High blood mo naman masyado. Baka babae na rin ang gusto mo. Natatawang sabi ng kaibigan at inaya nga siya papasok sa loob ng parlor. Pero hindi alam ni Dog kung bakit parang totoo nga ang sinasabi ng kanyang kaibigan. Baka nga, dahil hindi naman ako naghahangad ng stick. Sagot nga niya habang humahalakhak. Habang si Desiree naman, pumuwesta sa isang sulok sa reception area sa kasal dahil ayaw niyang makipaghalubilo sa ibang tao. Kahit na anong gawin niya ay parang hindi siya makamove on sa nakaraan. Nakatulala lang siya habang nakatingin sa hawak ng isang baso ng wine at bumalik sa kanyang alaalang nangyari dati. Why, mommy? Tanong niya pagkasagot niya sa tawag ng ina niya. Kalalabas pa lang niya ng ospital kahapon and she gave birth to triplets. Masyadong maganda at cute ang mga ito sa paningin niya. Paano may papaliwanag sa akin ng balitang lumabas na buntis ka at kaya ka pumuntang abroad upang hindi namin malaman at tiyan ka mga anak? Galit na sagot ng ina. Napakagatlabi na nga lamang si Desiree. Sino naman kaya ang nagsabi sa mga ito ang tungkol sa kalagayan niya? What? At naniwala naman po kayo? I'm your daughter, mom. Kaya kayo ang mas nakakakilala sa akin. Matigas na sabi nga ni Desiree. Pero kanina pa niya gustong mag-breakdown at tumiyak. Kung hindi pa nga siya iniwan ni Rainier, ay kaya nga niyang harapin ang magulang kahit na mawala pa sa kanyang lahat. Siguraduhin mo lang na hindi ka nagsisinungaling, Desiree. Alam mo na ang mangyayari kapag totoo ang balitang nasagap namin. Magiging miserable ang buhay mo. Mawawalan ka ng mana at hindi ka na makakapagtrabaho sa kahit saan. Go home para magkaalaman tayo. Sambit ito sa kapinuto lang tawag. Nanghihina siyang napasandig sa dingding habang nakatunghay sa tatlong sanggol. Hindi ko na alam ang gagawin ko sa inyo at wala akong mapag-iwanan kung sakaling babalik ako sa bansa. Naiiling niyang sambit. Makalipas ang tatlong buwan, nakabalik na nga ng Pilipinas si Desiree. Nag-check-in muna siya sa hotel kasama ang mga anak niya. Hindi pa siya nagpapakita sa magulang dahil hindi pa nga niya nahanapan ang mapag-iiwanan ng mga to. I'm tired of this situation. And I'm such a coward not to face the truth na parte kayo ng buhay ko, na mga anak ko kayo. Sambit nga niya. Napalingon na nga lamang siya bigla nang tumunog ang kanyang cellphone na nasa loob ng bag. Hello, mommy? Tanong nga nito sa tawag. Where are you? Nagtatago ka na ba? It's been 3 months na pinaghihintay mo ako sa pag-uwi mo. Tanong ng ina ni Desiree. Papauwi na po ako ngayon sa bahay. Kararating ko lang. Pagsisinungaling nga niya. Ipasusundo ka namin sa airport. Sabi ng ina niya. No, wag na po, I can manage. Agarang sagot naman ni Desiree. Okay. Sabi nito, sa kabinaba ang tawag. Nang mawala ang mommy niya sa linya, ay dali-dali niyang nilagay ang tatlong anak niya sa loob ng stroller. Maliliit pa naman ang mga ito, kaya pinagkasya niya. Pagdating niya sa ibaba ay nag-check out agad siya at sumakay ng taxi. Okay lang po kayo, ma'am? Tanong ng driver nang mapatingin ito sa kanya. Opo, kuya. Sagot ni Desiree. Nang makita nga niya ang isang tambak na mga basura na nadaanan nila ay agad niyang pinahinto ang taxi at nagbayad, nagpatulong na nga siya rito na may ilagay ang baby sa loob ng strollers at tinulak niya palapit sa tambak ng basura. Gumilid siya sa kabila para hindi siya makita sa daan. Sana, mapatawad niyo ako. Mapatawad niyo akong tatlo sa paglaki niyo at magtagpo ang mga landas natin ulit. Nagipit lang si mommy. Umaasa ako na sana may makakita sa inyo na may mabubuting puso. Paalam mga anak ko, pero pinapangako ko, babalikan ko kayo. Umiiyak nga niyang sambit sa kainis sa isang nilagay ang anak doon at naglakad na nga. Nakokonsensya siya, pero she had no choice. Alam niyang magkakaroon ng mas malaking problema at malalagay nga sa hindi maganda o alanganin ang buhay ng mga anak niya kapag nalaman nga ng magulang niya na may anak nga siyang tatlo pa. Napabalik nga siya bigla nang marinig ang masigabong palakpakan. Sa kanya na malayang tumutulo na ang masaganang luha sa kanyang mga mata. Sa kabilang banda naman, ay gabi na nang makalabas ng parlor si Douglas
Ang dami kasing customers si Bree, kaya natagalan siya. Kanina pa niya gustong magkumahog ng uwi dahil sa mga naiwanan niya sa bahay. Desiree, sabi niya nang makita ang babae sa tabi ng daan na nakaupo sa gilid ng semento. Douglas, anong ginagawa mo rito? Tanong nga nito. At biglang tumayo at nagpunas ng mukha ang babae. Kalalabas ko lang galing trabaho. May bibilihin lang ako kaya lang nakita kita. Sagot ni Douglas habang nakatingin rito. Okay, malamig na sabi naman ni Desiree. Naputol nga ang kanyang mga iniisip nang muling makita sa kasalukuyan ang lalaking nagngangalang Douglas. Ito na nga ang pangatlong beses. Nilapitan nga siya ni Douglas at inalis ang natirang luha sa mga mata ni Desiree, sabay sabing, huwag kang mahiyang ipakita sa ibang tao ang kahinaan mo. Kung sa pamamagitan ng pag-iyak mo, gagaan ang pakiramdam mo, bakit hindi mo iyak lahat, diba? Saad nga ng lalaki. Pero sabi nga ni Desiree, dahil hindi na nga talaga niya mapigilan ang bigat na nararamdaman niya, my life is so miserable, Douglas. Napapagod na ako, kakaiyak. Sagot nga nito sabay yakap sa kanya. Nagulat naman si Douglas dahil parang tumalo ng puso niya. Hindi niya magets. Sabi na nga lamang nito, shh, tahan na. Kung ano man yung pinagdaraanan mo ngayon, ay magiging okay din yan pagdating ng panahon. Umuwi ka na at magpahinga ka, gagaling mo palang pala sa kasalang pinsan mo. Nakakapagod yun. Sabay marahang hinaplos ang braso ng babae. Yeah, nakikita mo namang hindi pa ako nakabihis, no? Nakangiti nitong sagot sabay kalas ng yakap dito. Oo nga, sige na, umuwi ka na. Sabi nga ni Douglas, thank you for your time. Gumaan ang bahagya ang dibdib ko. Siya nga pala. Pasensya ka na, hindi kita mayatid. Wala akong dalang kotse. Sabi nga ng lalaki, no problem. Sagot naman ng babae. Samantala mabilis na lumipas ang mga araw, linggo at buwan, 4 na taon ang nakalipas. Maraming nagbago na hindi namamalayan si Douglas. Ang dating tahimik nilang bahay ay naging maingay. Nagaya na lang ngayon. Magandang hapon, Daddy! Nasaan si Kuya Ondoy? Tanong ni Crazy pagkarating nito sa bahay galing sa eskwela. Nagmano agad ito sa kanya at humalik pa sa pisngi. Hindi pa nga niya nasasagot ito ay may sumunod na namang nagtanong. Umuwi na po ba si Kuya, Daddy? Tanong ni Kera, sabay halik sa kanyang pisngi at niyakap siya ng mahigpit. Pambihira itong si Kuya Ondoy. Hindi man lang namin naabutan dun sa pinagtatrabahuan niya. Mano po, Daddy? Sabi nga ni Kitty at kinuha ang kamay niya at may pahabol pang halik sa pisngi. Masasabi niyang ang mga ito ang naging inspirasyon niya. Sa 4 na taong lumipas, nakabili siya ng lote sa tulong ng kaibigang si Bree at pinatayuan niya na nga ng hindi kalakihang bahay pero maaliwalas. Ang ingay niyo naman masyado. Bakit ba? Pinutaktin niyo ng tanong si Mama pero iisa lang naman ang kailangan niyo. Ano ba kasing kailangan niyo sa akin? Tanong ni Ondoy pagkalabas ng kwarto nito. Napaka-unfair mo naman masyado, Kuya. Parang ramdam namin si Kitty lang naman itong paborito mo. Sabi kasi niya sa amin na araw-araw nga siyang may baon na bigay mo. Nakasimangot na sagot ni Kera. Tama ka, Kera. May favoritism yang si Kuya eh. Sulsol naman ni Crazy. Tumigil kayo ah. Nagkataon lang na may pera ako nung nanghingi si Kitty sa akin. Dahil may project daw siyang bibilhin. Ang ilagay niyo sa kukote niyo na hindi pa nakagraduate ang kuya niyo kaya masyadong maliit pa sweldo ko. Kulang na nga lang sa gasto sa eskwelahan eh. Pero dahil ayaw kong magkatampuhan kayong magkapatid at mag-away dahil doon ay bibigyan ko kayo ng pera ngayon. Sambit ni Ondoy at kinuha nga sa bulsa ang wallet at binigyan na nga ang tatlo. Naku, salamat kuya. Ang laki naman ito. Nakangiting sabi nga ni Crazy na lumalaki pa ang mata sa tuwa. Siyempre, 2 buwan yun ang baon yan. Natatawang sagot ni Ondoy. Ang bata niyo pa para magkaroon ng ganyang kalaking baon na, sabi pa nga niya. Oo nga, Daddy, pero swerte na namin rito. Kaya maraming salamat sa inyong 2 ni Kuya Ondoy.
Cute na sabi nga ni Kitty. Walang anuman. Dapat masaya lang kayo palagi ah. Huwag mag-aaway dahil lang sa maliliit na bagay. Yan ang parati niyong ilalagay sa kukote niyo. Sagot naman ni Douglas at nakangiti habang nakatingin sa tatlo. Opo! Magkakasabay na sabi ng mga ito. Kinabukasan ay araw ng Sabado kaya walang pasok ang mga bata at si Ondoy naman ay papasok na nga sa trabaho bilang staff sa isang fast food chain. Good morning, Daddy! Maaga po kaming gumising para magbukas ng tindahan. Nakangiting salubong ni Kitty sa kanya at yumakap. Maswerte si Douglas sa mga ito dahil sobrang sweet nga ng mga to. Mabuti naman, kumain na ba kayo? Tanong ni Douglas. Opo, alas 4 pa lang gising na si Kuya Ondoy para magluto, kaya pinapakain na rin niya kaming tatlo. Sagot ni Kitty. Sige, sa parlor na lang ako kakain, may libre naman na pagkain dun sa Ninong Brimo. Huwag kayong lalabas ng gate ha, magpunta sa kung saan-saan. Paalam na nga ni Douglas sa mga anak. Opo, Daddy! Sabi ni Kitty. Nasaan ba ang mga kapatid mo? Tanong niya nang hindi makita ang dalawa. Nasa banyo lang po, naliligo. Sagot nga nito. Nang nasa labas na nga siya ng gate, ay nakita nga niyang nakapark ng motorsiklo. Alis na ba tayo, Mama? Tanong nga ni Ondoy na nakasunod pala sa kanya. Oo, tipid niyang sagot. Ihahatid lamang siya ng anak sa parlor at ito na ang magdadala ng motorsiklo dahil hindi naman siya marunong magmaneho. Ihinto mo lang ako saglit dyan, Ondoy. May bibilihin lang ako saglit sa pharmacy. Huwag mo na akong hintayin. Lalakarin ko na lang papunta sa parlor. Turo nga niya. Si isang tabi. Ingat po kayo, Mama! Sagot ni Ondoy at pinaandar ng motorsiklo. Mag-iingat ka din sa pagmamaneho, Ondoy. Sabi nga niya habang sinusundan ito palayo. Nang mawala sa paningin niya ang anak, ay agad siyang naglakad, papasok at bumili na nga sa counter. Paglabas niya ay nakayuko nga siya habang naglalakad kaya lang may biglang bumangga sa kanya at muntik mabitawan ang bote ng vitamins na hawak. Sorry, narinig niya ang isang pamilyar na boses kaya agad siyang napatingin agad. Biglang namilog ang mga mata nang tignan niya ito. Oh my Douglas, kamusta ka na? Nakangiting tanong nito. Napakunot ang kanyang noo kung bakit siya kilala ng babae pero nang matignan nga niya ang kabuuan ng mukha nito, ay naging pamilyar ito sa kanya. Teka lang, parang nakita na kita somewhere ah. Ikaw talaga? Ako to, si Desiree, hindi mo ba ako naalala? Nakangising tanong ng babae. Saka naman bumalik sa isipan niya ang babaeng nakatulala sa isang restaurant noon. Gandang-ganda siya dito dati. At sa totoo lang, never nawala to sa isip at puso niya sa hindi malamang kadahilanan. Pakiramdam tuloy nito, binago nga ni Desiree ang kanyang pananaw o di kaya ay gender preference. Naalala ko na, sabi nga niya kunwari. Dagdag pa nga nito, pero kasi parang nag-iba ang itsura mo ngayon ah. Maikli na yung buhok mo na may kulay na at saka hindi ka na malungkot. Sagot nga nito, syempre, ang haba ng 8 years para hindi makamove on ng isang tao pero ako pa rin naman to. I miss you. Masaya nitong sabi sa kasya ni yakap at binigyan ng halik sa pisngi. Natigilan si Douglas. Hindi sila magkaibigan para hindi siya makalimutan ng babaeng ito sa loob ng mahabang panahon. San ka ba nang galing? Hindi na nasundan yung pagkikita natin sa syudad nung huling nagpang-abot tayo. Napakaliit ng lugar na to para hindi man lang tayo magkita. Tanong nga ni Douglas sa babae. I moved to London. Akala ko nga for good na ako dun eh, pero babalik pa pala ako ulit. May hinahanap kasi ako. Sagot nga ni Desiree na parang nag-iba ang timpla ng mood. Napatangulang naman si Douglas. Kaya pala, nag-asawa ka na rin ba dun? Tanong nga niya na para bang close talaga sila na bigla lang naghiwalay ng landas. Wala. Tipid nitong sagot. Bakit? Maganda ka naman. O sadyang pinili mo lang maging single? Hirap nun siguro, tanong niya. Sagot naman ng babae, my choice. It's better to be single. Less worries, less mistakes. Sagot pa nga nito, tama ka nga naman.
Tanong pa nga sa kanya ng babae, "Ikaw, kamusta ka? Gaya pa rin ng dati ang trabaho mo?" It's awkward for me na magtanong kung nag-asawa ka na. Kagat-labing ang tanong ni Desiree. Dahil sa baklang pagkakakilala mo sa akin, okay lang naman, di ako naapektuhan. Mahirap ang buhay pero okay naman ako so far. And to tell you the truth, nag-iba na talaga ang gender preference ko. Nakangiting sagot niya na tila nahihiya din. What? Are you serious? Pero mukhang mas naging okay ka nga ngayon. Bago makalimutan, papasok na muna ako sa trabaho ha. Baka late na ako ngayon eh. Paalam nga ng lalaki. Okay, pahingin na lang ako ng number mo. Tatawagan kita. Sabi nga ni Desiree at ibinigay sa kanyang cellphone ito. Kinabahan naman ang lalaki dahil doon pero dali-dali niyang nilagay ang numero sa contacts nito at kumaway na nga, paalis. San ka ba nagtatrabaho? Pahabol nitong tanong. Breeze Parlor, sagot naman ni Douglas. Samantalang si Desiree naman ay nasa syudad pa. At wala siyang balak umuwi. Baka pinuntahan naman siya doon ni Janelle, ang kanyang manliligaw. Where are you? Janelle is here, hinahanap ka. Tanong ng ina niya pagkasakot ng tawag nito. Mommy, may inasikaso lang. Hindi pa ako makakauwi ngayon. Irritable ang sagot nga niya. Go home. Huwag mong paghintayin ng tao rito. Sabi ng ina sa kapinuto lang tawag. Naiiling na nga lamang siya. Si Janelle ang pinaka-persistent na manliligaw niya for past 8 years. Kahit na anong layo ng ginagawa niya rito, ay hindi pa rin ito titigil. Na minsan, ay hindi na nga niya gusto at naiinis na nga siya. Ang problema, gusto ito ng mga magulang para sa kanya. Nakauwi ka na ba? Tanong niya sa kabilang linya ng tawagan nga niya si Douglas. Diyos ko, Desiree, busy pa ako rito. Wait lang ah, putulin mo munang tawag. Sagot nga ni Douglas, pero hindi naman inis sa kanya. Hihintayin kita. Tila excited nga na sabi ni Desiree. Napangiti na nga lamang ang babae. She considered Douglas as her shoulder to cry on. Kahit hindi naman talaga sila magkaibigan at ilang beses pa lang silang nagkita, never din niya itong nakalimutan. Saan ba kasi nagtatrabahong lalaking yun? Pagkausap nga niya sa sarili habang naglalakad at dumadaan sa bawat building. Patingin-tingin lang siya at pumasok na nga sa isang parlor. Wala namang nakalagay na pangalan pero nagbabaka sakali na nga lamang siya. Good morning, I'm looking for Douglas. He said he's working in the parlor. Tanong nga ni Desiree. Have a seat, tatawagin ko lang muna siya, nasa comfort room. Nakangiting sagot nga ng baklang nakausap niya. Umupo naman siya at naghintay. Maya-maya lang ay may kumalabit na sa kanya. Akala ko umuwi ka na. Kumain ka na ba? Tanong nito at tumingin sa suot na relong pambisig. Tapos na, sagot ni Desiree. Paano ba yan, mamayang hapon pa ako uuwi? Sabi nito, hihintayin na lang kita. Pwede naman sigurong tumambay rito. Nakangiti nga niyang sagot. Maboboard ka lang, sabi ni Douglas. Ayaw kong umuwi ng bahay namin, mainis lang ako. Sagot nga niya. Napakunot naman ang noo ni Douglas habang nakatingin sa kanya. Sige, maupo ka na lang muna dyan, sabi nito sabay alis sa harapan niya. Pagbalik nito, may dala ng isang platito na may lamang isang slice ng cake at baso ng juice. Salamat ah, bakit meron ka pang paganito? Tanong nga ng babae. Napangiti naman si Douglas. Nang makita nga ni Desiree ang ngiti nito, guwapo pala talaga siya, lalo na kapag nakangiti. Napailing na nga lamang siya, ewan ba niya sa kanyang sarili? Alam naman niyang sila isang lalaking to. Sige na, kumain ka na, magugutom ka pa sa kahihintay sa akin dito. Sagot naman ni Douglas at ngumiti naman si Desiree. Napaka-sweet, maging kaibigan ng mga bakla kaya natutuwa na nga lamang si Desiree kay Douglas. Bandang hapon ay magsasara na ang parlor dahil wala ng customer na pumasok. Ang tiyaga mo namang naghintay sa akin, buti naman hindi ka pa napagod. Gaano ba kapangit ang bahay niyo na nagtiis ka rito kaysa ang umuwi doon? Tanong nga nito habang nakatingin sa kanya. Napakagatlabi na nga lamang si Desiree. Hindi niya alam kung sasabihin ba niya rito ang dahilan. My parents are busy kaya nakakalungkot ang mag-isa doon.
Sagot niya, sabay nga silang lumabas ng parlor. Wala ka bang kaibigang mapupuntahan? Kasama mo sa mahabang usapan? Tanong nito. Hindi ako pala kaibigan dati. Nung nag-aaral pa ako back then, when I was in college, bayat eskwelahan lang naging routine ko because I have a strict parents. Until now, kahit na malapit na akong mag-senior citizen. Natatawang ang kwento ni Desiree. Kwento naman sa kanya ni Douglas. Ako naman, wala akong magulang. Lumaki akong mag-isa on my own, sa awa ng nasa itaas. Nakasurvive naman ako. Sabi nga nito. Tila nakaramdam naman ng haplo sa puso ni Desiree nang mag-umpisa ngang mag-open up sa kanya, si Douglas. Nakikita tuloy nito ang kakisigan ng lalaki. Hindi niya naiisip o nahahalata na Becky ito. Mas masaya yung mag-isa ka, pero never ko naman na hinihiling na mawala ng magulang dahil they deserve to live a longer life in this world. Pero I'm always wanting that they had to lower their attitude sa akin and stop controlling my life. Mapait nga siyang umiti. Wala akong masabi dahil magulang mo naman sila. Sagot naman ni Douglas. Yeah, right. Siya nga pala. I can drive you home. May dala kong kotse this time. Nakangiting sabi nga ng babae. Ang bait mo naman. Pero sige na nga hanggang mamaya. Yung duty ng anak ko, hindi niya ako masusundo. Sagot nga nito. Siya naman ay natulala lang habang nakatingin kay Douglas. Are you married? Ilan ang anak mo? Tanong nga niya. Adopted child. At ako nang nag-aalaga sa kanila. Yung mga batang inabandon na ng magulang. Seryosong sagot ni Douglas na parang may hugot. Bigla namang pumait ang panlasa ni Desiree dahil ganun ang ginawa niya noon. Kahit ilang taon pa ang lumipas, hindi niya makakalimutan ang maling desisyong nagawa niya. Though pinahanap naman niya kaagad ang tatlo, pero wala naman siyang nagawa dahil hindi niya talaga makita. Ah, okay. Matamlay na sagot lang naman ito sa lalaki. Teka lang ah, bibili mo na ako ng pang-ulam ngayong gabi. Kumakain ka ba ng kahit na anong ulam? Tanong nga ni Douglas. Oo naman, sagot naman ni Desiree. Makalipas ang ilang oras ay lula na nga sila ng kotse pa uwi sa bahay ni Douglas. Sinabi naman ito ang daan kaya madali lang niyang natuntun. Mauna ka nang pumasok sa loob ng bahay, Desiree. Bibili lang ako ng soft drink sa tindahan pampagana. Sabi nga nito sa kanya at nauna na ngang bumaba ng sasakyan. Sure! Hindi na nga hinintay pa ni Desiree si Douglas. Pumasok na nga siya sa loob ng gate dahil nakabukas naman. Kaya lang bigla siyang natigilan nang makita ang tatlong bata na magkamukha na masayang naglalaro sa Bermuda grass. Hindi niya namalayang tumulo na pala ang luha niya. I don't know why I felt longing towards these triplets. Parang may lukso ng dugo akong nararamdaman sa mga ito. Mahina niyang bulong sa sarili. Magandang hapon. Okay lang po ba kayo? Parang napapansin ko umiiyak po kayo. Tanong ng bata nang mapansin itong nakatayo siya malapit sa mga to. Natigilan nga ang mga bata sa paglalaro. Tanong nga ni Douglas pagkakita sa kanya. Okay ka lang, Desiree? Inaway ka ba ng mga yan? Okay lang ako. Sila ba yung mga sinasabi mo kanina na ampun mo? Tanong nga ni Desiree. Ah, hindi. Binatili yon, pero sila. Sino siya, Daddy? Tanong nga ng isa. Kaibigan ko siya. Ang tita Desiree niyo, magmano kayo sa kanya. Sagot nga ni Douglas. Kaya isa-isang lumapit sa kanya ang mga ito at binigyan siya ng mahigpit na yakap sa bewang, kaya umupo nga siya para maabot nga niya ang mga ito. Salamat sa pagbisita, Tita Desiree. Ako nga po pala si Kitty. Pagpapakilala ng isa at binigyan siya ng halik sa pisngi. Parang gusto nga niyang tumakbo palabas at umiyak ng umiyak. Gustong-gusto niyang isipin na ito ang mga anak niya, pero malabong mangyari ang ganun. Baka kasi nag-guilty lang siya bigla dahil nakita niya ang tatlong ito. Siguro kung naging mabuting ina lang siya, ay lumaki na nga rin ang mga yon tulad ng mga to. Nang bigla muli may nagsalita ang isa pa. Ako naman po si Crazy at ito naman po si Kiera. Maganda po ba kami? Tanong nito at nagmano na nga sa kanya. Sabay halik sa pisngi at niyakap siya. Oo naman, kayong tatlo sobrang ganda. Nakangiting sagot nga nang naiiyak na ngang si Desiree, pero sobrang pinipigilan
ang sarili. Tahan na nga, pinunasan nga ang kanyang pisngi. Nakakahiya na nakita nga siya ni Douglas na umiiyak. Bakit ka nga po pala umiiyak, Tita Desiree? Tanong ni Kera. Wala, may naalala lang ako. Nakangiti niyang sagot. Anak niya din po? Tanong naman ni Crazy. Hindi niya alam kung paano sasagutin ang tanong ng bata. Mamaya na ang tanungan, kakain na muna tayo. Nagsaing na ba kayo? Tanong ni Douglas. Opo, Daddy, ako pong nagsaing. Sagot nga ni Kera. Naghugas din po ako ng mga plato at si Kitty naman po ang naglinis ng bahay. Sabi naman ni Crazy. Napangiti na lang si Desiree dahil ang bata pa ng mga to pero marunong na sa gawaing bahay. Iwan ka muna namin saglita, Tita Desiree. Maghahanda lang po kami ng kusina. Nakangiti namang sabi ni Kera at sabay na nagtatbuhan nga papuntang kusina ang tatlo. Okay ka na ba, Desiree? Tanong ni Douglas paggalis ng mga bata. Oo. Hindi mo naman sinabi na may tatlo ka palang anak. Ang babait nila. Nakakatuwa. Sagot nga ni Desiree. Inspired akong magtrabaho kahit mahirap at nakakapagod dahil sa kanila. Dati, nung maliliit pa sila, ay nabubuhay sila sa pamamasura ko. Ang dami kong racket nun. Pagme-makeup at nagtatrabaho sa parlor. Hindi pa dito yung bahay namin. Sira-sira pa yon at hindi pa concrete. Nakapundar naman ako kahit papaano. Napag-aral ko sila at nabigyan ng magandang tahanan. Emosyonal na sabi nito. Sagot naman ni Desiree, ang buti mo namang tatay. Nasaan nga pala ang nanay nila? Curious na tanong nito. Ngayon niya masasabing hindi talaga bakla si Douglas dahil may anak naman ito. Wala na silang nanay. Sagot ni Douglas, na ipinagtaka naman ni Desiree. Parang nagkaroon tuloy ng question sa kanyang utak. Maya-maya lang sabay na nga silang kumain. Lahat, sakto namang pagpasok ng isang binitilyo. Magandang gabi, may bisita po pala tayo? Nakangiting sabi nga ni Ondoy habang nakatingin sa kanya. Ngumiti naman si Desiree rito, baka sabing snob siya. Si Tita Desiree, kuya, kaibigan ni Daddy. Si Kitty ang sumagot. Mano po, sabi nito at kinuha ang kanyang kamay. Saka naman niya nakita ang naglalarong ngiti sa mga labi nito habang nakatingin sa kanya at kay Douglas. Parang ayaw yatang maniwala na magkaibigan silang dalawa. Kumain ka noon, Doy, baka sabihin ng Ate Desiree mo, may saltik ka, matakot pa siya sa'yo. Sad ni Douglas at naiiling pa. Nang tignan niya ito, ay nakatingin ito sa kanya at nakangiti. Natigilan nga si Desiree nang makita nga ang seryosong mukha ni Douglas. Gwapo pala nito, parang nagbabakla-baklaan lang. Sa isip-isip nga ni Desiree. Naisip pa nga nito na kung maging crush man niya si Douglas, wala naman sigurong masama, single naman ito. Single naman siya. Tapusin mo ng pagkain mo, Desiree. Nahawaan ka na rin ni Ondoy dyan sa ginagawa. Nakangisi kang mag-isa. Sita nga ni Douglas sa kanya. Bigla namang nahiya si Desiree dahil sa sinabi nito, kaya napabalik nga siya agad sa pagkain. Makalipas ang ilang oras ay nasa sala na nga sila. Nagpaalam si Ondoy na mauna na ngang magpahinga dahil napagod sa buong araw na trabaho. Si Douglas naman ay lumabas lang saglit, kaya silang apat lang ang triplets ang naiwan. Ano pong trabaho mo, Tita Desiree? Curious at matalinong tanong ni Crazy habang tinatalian niya ang buhok ng mga ito isa-isa. Fashion designer ako, sagot ni Desiree. Ano po yun? Tanong naman ni Kitty. Yung gumagawa ng mga kahit anong designs na damit. Nakangiti niyang sagot. Talaga po? Pwede mo po ba kaming igawa ng damit? Gusto din po naming makasuot ng bongga at magandang damit. Nakangiting sabi nga ni Kera. Oo naman. Sige, gagawan ko kayo kahit anong designs. Pero kailangan ko munang bumili ng gamit para sa paggawa. Sagot nga niya. Salamat po. Libre lang po ba yun? Wala po kasi kaming pera pang bayad sa iyo eh. Sabi nga ni Kitty na parang nalulungkot. Siyempre, libre lang. Kaya huwag ka nang malungkot ha. Sabi nga niya at hinawakan ng pisngi nito. Sana palagi po kayong bibisita dito.
para masaya. Ang sarap pala ng pakiramdam kapag merong babae sa bahay o kaya merong mommy. Nakangiting sabi nga ni Crazy. Nalungkot si Desiree sa mga ito. Bakit naman? Tanong niya. Kasi po, sabi ng teacher namin sa Filipino na mas masaya daw ang isang tahanan kapag kompleto ang pamilya. Yung tatay ay naghahanap buhay at yung nanay naman ay nasa bahay lang at nag-aalaga ng mga anak. Hindi naman sa nagre-reklamo ko pero ganun daw po yun eh. Sagot naman ng bata. Okay lang yan. Mahal naman kayo ng daddy niyo, di ba? At saka kaya naman niyang maging nanay at tatay. Sabi ni Desiree at hinaplos ang ulo ng mga ito. Oo nga, cellphone po ba yung nasa bulsa mo, Tita Desiree? Tanong ni Kiera. Oo, bakit? Kunan mo po kami ng litrato na tatlo, please. Tapos yung tayo din pong apat. Nakangiting sabi ni Kitty. Okay, sige, magtabi-tabi kayong tatlo. Sagot naman ni Desiree. Sabay tayo at kinuha ang cellphone sa bulsa at kinuha na ng litrato ang tatlo. Tama na po ba ang pwesto namin, tita? Tanong nga nila at nagakbayan pa. Ngumiti naman kayo para mas maganda ang pagkakuha. Sagot niya. Nang tignan nga ni Desiree ang kuha at napangiti na lang siya. Pero natigilan nga si Desiree nang makita ang ngiti ng mga bata. Saka naman pumasok sa kanyang isip ang kanyang ex-boyfriend. Ganitong-ganito talaga ngumiti ang lalaking yun. Sa isip-isip nga niya, bigla siyang nakaramdam ng kaba at pangungulila. Okay ka lang po, tita? Pwede ba naming makita ang litrato namin? Tanong ni Crazy. Tumango siya at binigay sa bata ang kanyang cellphone. Nang tignan niya ang tatlong bata ay parang maiiyak na nga na siya. Parang may mali o sadyang nababaliw na siya. O baka naman kinakain na naman siya ng kanyang konsensya. Mahal ba ang ganitong cellphone, tita? Tanong nga ni Kitty at binalik sa kanya. Mura lang naman. Gusto ko din po ng ganyan. Pero saka na lang po. Mas okay po na sa needs na lang po namin ilagay ang aming naiipon na money. Sabi naman ni Kera. Oo nga, pero wala pang budget si daddy. Nakakahiya ng humiling kasi sabi ng kaklase namin na may ganyan, useful daw para sa mga bata, basta gamitin lang ng maayos. Sang-ayon naman ni Crazy. Oh, gusto niyo ba pilhan ko kayong tatlo bukas? Mag-shopping tayo. Pumunta tayo ng mall. Gusto niyo ba yon? Linggo naman eh, kaya walang pasok. Nakangiti nga ang tanong ni Desiree. Talaga po? Opo, gustong-gusto po namin. Pero may problema, baka hindi po papayag si daddy eh. Nalungkot bigla si Kitty. Huwag na kayong mag-alala. Akong didiskarte sa daddy niyo. Sambit naman ni Desiree. Maraming salamat po, Tita Desiree. Mahal ka namin. Sabay na sagot ng mga ito at niyakap nga siya ng mahigpit. Napapikit na nga lamang si Desiree at pinigilan na maiyak. Walang anuman, sige na. Matulog na kayong tatlo kasi maaga pa tayong aalis bukas. Sabi niya tinalikan mga ito sa pisngi. Umuo naman ang mga bata at nagsitakbuhan na nga papasok sa loob ng kwarto. Pero hindi pa naging kontento si Desiree. Sinundan pa nga niyang mga ito sa loob at nakita niyang magbibihis na. Ako nang magbibihis sa inyo. Sambit niya at binihisan nga ang mga bata. Isa-isa. Nakangiti naman ang mga ito habang nakatingin sa kanya. Nang tignan niya ang buong kwarto ay halos walang gamit ang mga bata at wala pang electric fan. Sabay na humiga ang mga ito at nakita niyang nagpapaypay lang gamit ang karton. Siguro nakaramdam ng pagkaalinsangan. Nagpasalamat pa nga ang mga ito. O ako nang magpapaypay para makatulog kayo ng mahimbing. Sabi pa nga ni Desiree at kinuha ang karton at tumabi sa kanila. Ilang minuto din siyang nagpaypay hanggang sa makatulog na nga ang tatlo. Isa-isa niyang hinalikan ng noo ng mga ito sa kalumabasang kwarto. Tulog na ba ang mga bata? Tanong ni Douglas nang makita niya ito sa sala. Oo, uwi na ako kasi gabi na. Paalam nga niya. Dito ka na matulog, gabi na kung uuwi ka pa ngayon. Sabi naman ni Douglas. Okay lang sa'yo? Tanong ni Desiree. Oo naman, may isang kwarto pa naman just in case may bisita. Teka lang,
Ikukuha muna kita ng damit. Sagot nito at naglakad pa alis. Sa kwarto. Pwede bang makahingi ng tuwalya? Maliligo lang ako. Sabi niya makalipas ng ilang oras. Oo naman. Sagot nito. Samantalang si Douglas naman ay gusto nang magpahinga. Ang akala niya nakauwi na nga si Desiree, hindi pa pala. Kanina pa nga sana siya dapat uuwi, kaya lang naipit lang siya sa inuman ng kapitbahay. Ito ng tuwalya mo, sabi nga niya sa babae at binigay ito. Salamat ah. Yung banyo ba? Yung nasa kaliwang bahagi ng kusina. Oo. Pagkalis ng babae, agad nga siyang pumasok sa kanyang kwarto at humiga na nga sa katre. Nang hindi siya makatulog pagkalipas ng ilang minuto, lumabas na nga siya at dumiretso sa kusina. Nagulat na nga lang siya. Bigla nang natumba nga siya at napahiga na nga lamang. Sa kanya na malayang, nakapatong na pala si Desiree sa kanya na nakatapis lang ang tuwalya, pero ang ikinalaki ng mata niya ay ang pagdampi ng labi nito sa kanya. OMG, sorry, sorry, sabi ng babae at dali-daling bumangon habang hawak ang tuwalya na nakabalot sa katawan nito. Habang siya naman ay bumangon bigla at napapalunok na lang nang makita ang basa nitong buhok na ang tubig ay tumutulo papunta pa sa dibdib nito. Magbibihis muna ako, Douglas. Aligagang paalam nga ni Desiree sa kanya. Pero agad naman niya itong pinigilan sa braso at mabilis na hinalikan sa labi. Nang maramdaman niyang tumugon nito, ay agad niya itong pinaupo sa tiles na malapit sa lababo. Nang hindi maputol ang kanilang halika na dalawa, maya-maya lang ay bumaba na nga ang kanyang halik sa leg nito. Tatanggalin na nga sana niya ang tuwalya sa katawan ni Desiree nang ma-realize niya ang nagawa. Kaya dali-dali siyang umalis nang walang paalam at pumasok na nga sa kanyang kwarto. Habang si Desiree naman ay napapikit na habang bumaba at palabas ng kusina. Buti na lang hindi siya nabangga. Diyos ko, Desiree, muntik ka ng madisgrasya. Bulalas nga niya. Kinabukasan ay masyadong ngarag si Desiree dahil buong gabi din siyang hindi nakatulog ng maayos dahil nga sa nangyari. Naisip niya na kaya hindi siya pumalag dahil crush din naman niya si Douglas. Para siyang baliw na tumawa ng mag-isa. Nang biglang, "Magandang umaga, Tita Desiree. Ang aga mo naman po yatang pumunta sa bahay. Kagigising lang po namin eh." Bati nga ni Kera nang maabutan siya nito sa sala. "Actually, dito ako natulog." "Talaga po? Magbibihis lang po kami saglit." Paalam nga ng mga ito at yumakap sa kanya. Makalipas ang ilang oras, nasa syudad na nga sila. Ang agad sigurong umalis sa bahay ay si Douglas, kaya hindi niya naabutan. "Nakapunta na ba kayo rito?" tanong nga ng babae sa tatlo. "Dati po, at ngayon na ulit, pero hindi talaga kami nakakagala. Konti lang po kasi yung time ni Daddy eh. Need po niyang mag-work." "Okay, sa gadget store muna ang punta natin ha? At ang pipiliin kong bilhin niyo sa inyo ay yung tablet at hindi cellphone, pambata kasi yun." Nakangiti niyang sabi at magkahawak sila ng kamay habang naglalakad papasok ng mall. May stall kasi ng gadgets sa loob. Nang marating nila ang tindahan ay agad na nga siyang bumili ng 13 inches tablet for kids para malaki ang screen. "Tita, salamat po, ang bait niyo po sa amin." Nakangiting sabi ni Crazy habang nakatingala sa kanya. Nasa loob na sila nang manginasal ngayon dahil napagod at nagutom nga sila sa paglilibot sa loob ng mall at sa pamimili ng mga gamit ng bata. She wanted to pamper them with good things para gagaan lalo ang loob niya na makikita ang mga itong masaya. "Ang dami nating magagandang sapatos, bagong damit, sandalias at tsinelas," sabi ni Kitty habang kumakain, kausap nito ang kapatid. Masayang-masaya nga sila. Sabi naman ng babae, "Huwag niyo nang alalahanin ang gastos, okay? Ang importante, masaya kayong parehas. Masaya ba kayo?" Balik tanong nga niya. "Opo!" Sabay-sabay naman ang sagot ng tatlo. Pagkatapos silang kumain ay ipinabalot na nga niya sa waitress ang wala nang lamang pinagkainan ng mga bata mula sa disposable cups and spoon. Sa kabilang banda naman ay pauwi na nga si Douglas ng bahay dahil hapon na. Sumakay na nga lang siya ng taxi dahil mamaya pa ang labas ni Ondoy sa trabaho. "Kanino galing yan?" Nakakunot ang noong tanong ni Douglas nang makita
ang mga anak na parehong may hawak na tablet sa may sala. Binili po ni Tita Desiree para sa amin. Sagot ni Kera. Bawal lang humingi ng kung ano-anong bagay sa ibang tao. Hindi naman kayo nakikinig sa akin eh. Naiiling na sambit nga niya. Hindi naman po kami nang hihingi, Daddy eh. Siya po yung nagkusang nagbigay sa amin. Binilhan niya nga po kami ng maraming gamit. Damit, sapatos, sandalyas at tsinelas. Sobrang bait po talaga ni Tita Desiree. Sana nga po siya na lang ang mami namin eh. Nakangiting sabi ni Kitty. Pinakain pa po kami sa masarap na kainan. Busog nga po kami. Libre naman daw po lahat. Masayang wika naman ni Crazy. Nag-guilty nga siya. Bigla dahil hindi niya alam na gusto nga palang makipagsabayan ng triplet sa mga kaklase nila na may mga kaya sa buhay. Samantalang si Desiree naman, isang buwan ngang hindi nagpakita kina Douglas at sa mga bata. Aaminin niya ay namimiss nga niyang mga ito. Marami kasi siyang ginagawa at may nagpagawa sa kanya ng isang wedding gown. Bakit? Tanong niya kay Junelle nang sagutin niya ang tawag nito. Anong bakit? Ilang buwan kang hindi nang pakita sa akin tapos ganyan lang itatanong mo sa akin? Sayang naman ang efforts ko. Mahina nakit na sagot pa nga ni Junelle. Wala na akong sinabi na gawin mo ang lahat yan sa akin. At hindi kita pinaasa, alam mo naman na umpisa pa lang. Alam mo na hindi kita gusto. You're a nice man pero hindi ako ang babaeng para sa'yo, I'm sorry. Gusto ko lang ng parents ko sa akin. Sabi nga niya sa kabinaba ang tawag. Pagkababa niya ng tawag ay agad niyang nilagay sa bulsa ang cellphone at lumabas ang hotel. Dito siya naglalagi kapag hindi siya umuwi ng bahay nila. Here's the DNA result. Nakangiting sabi ng isang doktor sa kanya at binigay ang nakasealed na envelope type na papel. Thank you, Doc. Sagot niya sa katinanggapang binigay nito. You're welcome. Maya-maya lang ay kinakabahan siyang yakap ang resulta ng pinagawa niya noong nakaraang buwan. Hindi kasi siya matatanghimik hanggat may resemblance ang mga bata sa dating kasintahang sa Rainier. Nang nasa loob na nga siya ng kanyang kotse, binuksan na nga ni Desiree ang hawak at parang gusto nga niyang lumubog sa kinatatayuan nang mabasa nga niyang resulta ng DNA. 99.9% ang nakalagay sa ibabang bahagi ng papel. At positive na anak nila ng dating kasintahan na nasa poder ni Douglas. Naguunahang tumulo ang luha ng babae at napahagulgol na nga lamang siya sa sobrang saya. Masaya akong nalaman na nasa maayos kayong kalagayan, pero hindi ko alam kung paano ipaliliwanag na kayo ang anak ko sa lalaking nakagisna nyo. Lalo na sa inyong tatlo, sambit ni Desiree. Sa lalaki nagmana ang mga anak at hindi sa kanya. Sabi ng ilan kapag kamukha ng tatay ang anak ay mahal ng babae yung lalaki. Totoo naman yun sa parte niya pero wala siyang magagawa kundi pa pala siya sapat para rito. Habang si Douglas naman ay nagkakape sa may sala pero lumilipad ang isip niya sa kung saan. Naisip niya kung saan na kaya si Desiree ngayon. Bakit? Halos isang buwan na nga itong hindi nagpapakita sa kanila. Panay na rin ang tanong ng tatlo tungkol sa kanya. Ewan ba niya? Ang lakas ng impact ng nangyari noong halikan niya ito sa kusina. Hindi po ba dadalaw rito ulit si Tita Desiree, Daddy? Matagal na rin po siyang hindi nagagawi rito. Friendship over na po ba kayo? Namimiss na namin siyang tatlo eh. Tanong nga ni Kitty na may lungkot sa boses. Baka naging busy lang siya. Dadalaw naman yun dahil alam niya naman na kung saan ang bahay natin. Sagot nga niya, maya-maya lang ay nakaupo na nga silang apat na ang lalim ng iniisip. Makalipas ng ilang oras ay narinig nga niyang tumunog ang gate, kaya naisipan niyang lumabas at tignan kung sino yon. Hi Douglas! Nakangiting mukha ni Desiree ang bumungad sa kanya, kaya hindi niya napigil ang kanyang sarili kundi agad niyang nilapitan ito at niyakap ng sobrang higpit, saka hinalikan sa labi sabay bulong sa tenga nito. I miss you. Teka lang muna. Ano bang ibig sabihin ng halik na yan? Wala naman sa magkaibigan ang maghahalikan. Iyaka pwede. Parang misis na galing abroad ang peg ko nito eh. Isang buwan lang akong nawala, ganyan na agad ang reaksyon mo? Tingin ko tuloy, nagpanggap ka lang na bakla para makaisa sa akin.
Nakangising ang sabi ni Desiree kay Douglas habang nakatingin sa kanya. Biglang napayoko si Douglas dahil nahihiya siya, pero hindi siya papayag na hindi makasagot. Pangalawa na nga eh, yung sa kusina noon, naalala mo pa? Tanong nga ng lalaki. Namula tuloy ang pisngi ni Desiree. Loko ka, huwag mo nang ipaalala yun. Hindi ako nakatulog ng isang gabi noon. Lasing ka kasi kaya ganun. Pagpapalusot na nga lamang ni Desiree. Pero sabi naman ni Douglas, nakainom lang ako noon. Iba din yung lasing, hindi na makakauwi ng bahay. Sabi nga niya. Nasaan nga pala yung mga bata? Tanong nito. Nandito po kami, Tita Desiree. Sabay-sabay nga nasagot ng tatlo at tumakbo papalapit sa babae at binigyan nga siya ng mahigpit na yakap. Namiss ko kayong tatlo. Sobrang busy ko kasi masyado kaya natagalan ang pagbabalik ko pero babawi ako dahil magbe-beach tayo. Masayang sambit ni Desiree at gumanti ng yakap sa mga bata. Masaya namang nagsigawan ang mga anak niya. Sasama ka, Daddy? Tanong naman ni Kera. Oo naman, sagot niya. Sumbong pa nga ng isa sa mga triplets. Alam mo po ba, Tita Desiree, halos hindi pumasok ng ilang araw si Daddy nang hindi na kayo bumibisita dahil sa sobrang lungkot niya, sabi ni Kitty. Napapailing na nga lamang si Douglas dahil binisto nga siya ng mga bata. Talaga? Mag-usap tayo mamaya. Nakangiti ngang sagot nito habang nakatingin sa kanya. Parang mapapaamin nga si Douglas nang wala sa oras. Paano ba naman kasi? Isang buwan lang. Narealize nga niya na pwede palang ma-inlove sa isang tao sa pamamagitan ng isang halik. Yung iba, love at first sight pero parang tagilid siya dahil bakla siya sa pagkakakilala nito. Maghahanda na kayo kids para sa beach trip natin, sabi nga ng babae. Sasama ako mama, sambit naman ni Ondoy. Wala kayong pasok? Wala ang next subject namin. O sige na nga. Habang si Desiree naman ay tahimik lang nag-iisip kung paano sasabihin kay Douglas ang totoo. Alam niyang magbabago ang pakikitungo nito sa kanya. Pagdating nila sa isang beach resort, ay agad silang naghanap ng room. Dito na po ba tayo, Tita Desiree? Tanong nga ni Crazy. Oo, maliligo tayo sa dagat. Paniguradong magugustuhan niyo rito. Nakangiting sagot ni Desiree at niyakap ito. Nagpasalamat naman sila. Makalipas ang ilang oras ay nasa loob na nga sila ng kwarto. Wala si Douglas at si Ondoy, nasa labas, at nilibot muna ang resort. Susutan ko kayo ng bathing suit, okay? At syempre magkakapareha tayong lahat ng kulay at designs. Binili ko lang ito sa mall dahil wala akong panahon na gumawa. Nakangiting sabi niya at nilabas ang pink na bathing suit. Nako, ang ganda po sa mata ng kulay! Bulalas ni Crazy. Of course! Mommy chose this para sa inyo. Sagot niya pero alam niyang hindi naman naintindihan ng mga bata. Ganyan po ba talaga ang sinusuot kapag naliligo? Inosenteng tanong ni Kitty. Oo darling, kahit sa mga swimming pool, next time doon naman tayo maliligo. Sagot ni Desiree. Tumango naman siya at inumpisa na nga niyang bihisan ng mga anak. Parang kahit anong oras ay tutulo na ang luha niya habang nakatingin sa tatlo. Hindi mababayaran ng mga ganitong bagay ang pag-abandonan niya sa mga tunoon. Sinubukan naman niyang hanapin sila pero hindi siya nagtagumpay. Gusto niyang sabihin sa mga ito at humingi ng tawad. Pero wala pa siyang lakas ng loob. O diba? Bagay sa inyo pero susutan ko kayo ng shorts para hindi masyadong revealing ang itsura niyo. Nakangiti niyang sambit. Hindi kasi payati ng mga ito. Sobrang pag-aalala nga niya at pagmamahal ni Douglas sa mga anak para lumaki ito ng ganito. Tapos na, kakain muna tayo bago maligo para habang lumalangoy, may energy tayo. Saad nga niya pagkatapos masuotan ng shorts, si Kera. Tumakbo nga ang mga ito palabas habang si Desiree naman ay nakasunod lang at walang shorts ang suot niyang bathing suit. Nakatulala lamang tuloy si Douglas habang nakatingin sa kanya. Masarap bang pang-ulam? Hindi ko alam kung saan ka nakatingin, sa katawan ko ba o sa suot kong bathing suit dahil gusto mong suotin. Nakangisi ngang tanong ng babae. Ewan ko sa'yo. Sagot lang naman ni Douglas. Ayaw mo bang maligo? Parang ang sarap ng tubig ko. Pakakainin mo muna ang mga bata bago sila maligo? Tanong nga niya. Oo, sagot naman ni Douglas.
Pero dagdag nga nito, bakit ba ganyan ang suot mo? Sa'yo lang tuloy nakatingin ng mga kalalakihan rito, ang sarap tusukin ng mga mata. Napakunot noo tuloy si Desiree. Bakit? Nagseselos ka? Hindi naman nila ito makukuha eh. Ibig sabihin, sa'yo lang. Nakangising banat pa nga ng babae. Ang sarap inisin ng taong ito, lalong gumagwapo. Sa isip-isip nga niya, pinakain muna nila ang mga bata at nagsipagligo na nga ang mga ito kasama ni Ondoy. Nasa isang tabi lang si Douglas habang nakasandig sa puno ng nyog, kaya nagkaroon siya ng pagkakataong makausap ito. Kinuha nga ni Desiree ang DNA test result sa kwarto at binigay rito. Ano to? Takang tanong ni Douglas. Diretsahang sabi na nga lamang ni Desiree dahil wala namang mangyayari kung magpapaligoy-ligoy pa siya. Ako ang nanay ng triplets, sabi niya kahit na nanginginig ang boses. Tumayo si Douglas habang tinignan siya ng masama. Ano? So ikaw ang ina na walang awang nag-abandona ng tatlong sanggol na walang kamungmang sa mundo. Paano nagagawa yun ha? Sa inamin mo ngayon ay bumaba ang pagtingin ko sa'yo. May galit sa boses na sabi ni Douglas. Teka lang muna. Alam ko, nakagawa ako ng pagkakamali. Nakagawa ako ng hindi magandang desisyon. Pero wag mo naman akong i-judge dahil hindi mo pa alam ang kwento. Sagot nga niya. Kahit ano pang rason, mali pa rin yung ginagawa mo. Isipin mo nga, paano kung hindi ko sila nakita? Paano kung nawala sila doon ha? Paano kung napunta sila sa hindi magandang kalagayan? Yan si Kitty, alam mo bang pinapakambo ang katawan niya ng langgam? Kung alam mo lang kung gaano kasakit na iyak ng iyak ang mga bata doon at hindi makatulog. Pero sa bagay, ikaw nga na ina nila ay hindi nakaramdam ng sakit at pag-aalala. Ibang tao pa kaya? Sabi nga ni Douglas. Naluluha na nga ang babae. I had no choice. Hindi alam ng mga magulang ko at hindi ako pinanagutan ng ama nila. Alam ko na maaaring gumawa ng hindi maganda ang pamilya ko pag nalaman nila to. Umiiyak nga na sabi niya. Buhay mo sila, Desiree. Sa'yo sila nang galing tapos hindi mo sila kayang panindigan? Hindi rason na hindi ka pinanagutan ng lalaki. So what? Kung aabandonahin ka ng magulang mo, ikaw dapat yung naninindigan pero nangyari na ang lahat. Ang gusto ko lang naman, malaman mo na magugulo ang buhay nila kapag aamin ka pa. Sagot nga ng lalaki. Please, Douglas. Gusto ko lang humingi ng tawad sa kanila. Gusto kong makabawi. Pagmamakaawa nga ni Desiree. Alam mo bang, ipinahanap ko din sila kaagad pero hindi ko na sila makita. Maniwala ka naman. At saka nung mga panahong yon, sobrang daming pagbabanta ng magulang ko. My dad, to be specific. But now, kaya ko ng sarili ko. Kaya ko na silang panindigan. Hindi sila basta-bastang basura o bagay lang na itatapon mo lang basta-basta at babalikan mo pag may nakalimutan ka. Hindi nila alam na adopted sila at hindi ako ang tunay nilang daddy. Hindi nila alam yon. Hindi ko sinasabi sa ngayon dahil ang bata pa nila para maintindihan yun. Kaya please lang, Desiree, huwag mo kong pilitin na sabihin yun. Maghintay ka naman ng tamang panahon, sabi ni Douglas. Di bali nang hindi mo sabihin na hindi ikaw ang daddy nila. Basta sabihin mo lang na ako ang mommy nila. Sagot nga nito at hinawakan pa nga ni Desiree ang kamay ni Douglas. Sa kabilang banda naman, ay ilang beses na nagpabalik-balik sa bahay si Desiree para ma-realize si Douglas na bumabawi na nga ito sa mga anak. Naaawa din naman siya kapag hindi nito napagbigyan ng babae. Mas nasasaktan si Douglas kapag nakikita itong umiiyak ng patago. Kamusta na nga pala si Tita Desiree, Daddy? Nag-away kayo, no? Tanong ni Kitty. Sagot naman ni Douglas. Hindi naman. Nabisi na naman siguro yon. Hindi niya alam kung paano ba sasabihin na maintindihan ng mga bata. Daddy, mahal mo ba siya? Bakit hindi mo ligawan? Napapansin naming iba yung titig mo sa kanya. Parang may halong pagmamahal. Sabi ni Kera. Paano ba yung titig na may halong pagmamahal? Tanong niya. Basta po yung parang may nakaukit na puso sa mga mata kapag nakikita siya, gaya ng titig mo sa amin. Sagot ni Crazy at nagdemo pa nga sa kanyang harapan.
Alam nyo, naisip nyo ba na wala kayong mommy? Opo, kasi lumaki kami na hindi siya namin kasama, sagot ni Criera. Alam nyo, masyado pa kayong mga bata para maintindihan ng mga bagay-bagay. Pero gusto ko lang sabihin sa inyo na ang Tita Desiree nyo talaga, ang mommy nyo. Sabi nga ni Douglas, sabay-sabay na naglalakihan ng mga mata ng triplets, parang hindi pa makapaniwala sa binalita niya. Halaga po? Kaya pala sobrang saya namin. Kapag inaalagaan niya kami, nararamdaman din po namin yung love niya para sa amin. Sambit nga ni Kitty. Oo, tipid nga na sagot ni Douglas. Tanong naman ni Kiera. Naghahiwalay po kayo dati, kaya ngayon lang siya bumalik? Siniko nga siya ng isa sa mga kapatid. Huwag ka nang magtanong, ang importante may mami tayo. Salamat po sa pagsasabi ng totoo sa amin, Daddy. Ngayon masaya na ako dahil kumpleto na ang pamilya natin. Wika nga ni Kitty at napasayaw pa sa tuwa. Napangiti na lang si Douglas sa mga sumunod na araw habang si Desiree naman ay bibisita na naman ulit sa mga anak pagkatapos ang kanyang trabaho. Plano niyang dalhin ito sa Star City pagkatapos ay mag-mall sila ulit. Bitbit ang isang kahon ng cake ay pumunta na nga siya sa bahay ni Douglas. Malayo pa lang ay kitang-kita na nga niyang tatlong bata na nakatayo sa labas ng gate. Bakit nasa labas kayo? Tanong nga niya pagkababa ng kotse. Hinihintay ka po namin, mommy! Sagot ng mga ito nang sabay at yumakap sa kanya. Ha? Tanging nasabi na nga lamang ng babae. Tumulo na lang bigla ang luha niya. Nasabi na po sa amin ni Daddy nung nakaraan ang tungkol sa inyo. Huwag mo na kaming iiwan po ulit, ha? Malungkot po ang ganun. Sambit ni Kitty at umiiyak na nga rin. Oo mga anak, patawarin niyo ko ha, dahil hindi niyo ako nakasama ng matagal. Magiging matapang na si Mommy this time para sa inyo. Hinding-hindi ko na kayo iiwan at aalagaan ko na kayo at ibibigay ko lahat ng gusto niyo. Mahal na mahal ko kayo mga anak. Naluluhang pagmamakaawa at sagot nga ng babae. Mahalin mo rin po si Daddy para masaya. Singit naman ni Crazy. Muntik nang mapaubo si Desiree. Emosyonal na masyado, isisingit pa talaga. Pwede naman dahil naging mabuting ama naman ito. Siguraduhin lang nito na lalaki talaga siya. Let's go, susundin natin ang daddy niyo. Sabi nga niya at binuksan ang pinto ng kotse para makapasok. Gagala na naman po ba tayo, mommy? Tanong nga ni Kitty. Oo naman, kapag wala kayong pasok sa eskwela, rarampa tayo madalas dito sa syudad, sagot nga niya. Habang si Douglas naman ay nagulat ng tumakbong papasok ng parlor ang mga anak. Bakit kayo nandito? Sinong kasama niyo? Tanong nga niya. Saka naman niya nakita sa glass wall ang nakangiting mukha ni Desiree at kumakaway habang nakasandig sa kotse. Ang laki ng ngisi niya, parang nawala bigla ang pagod niya nang makita ang babae. Parang special yata ako ngayon na dahil apat kayong sumundo ah. Sabi pa nga ni Douglas at tumalik pa nga sa labi ni Desiree. Namimihasa ka na lalo ah. Reklamo nito at nalungkot pa ang mukha. Huwag ka nang umangal. Gusto mo naman eh. Alam mo bang gusto ng mga bata na mahalin mo rin ako para masaya? Bulong pa nga niya. Whatever. Sagot naman ni Desiree, umikot ang mga mata pero sa totoo lang kinikilig siya. Maya-maya lang ay magkahawak kamay na nga silang lahat na naglakad papunta sa kung saan gusto ng mga bata. At ngayon alam na nga niya kung ano talaga siya at kung saan siya nababagay. Ang maging haligi ng tahanan, maging tatay, at maging kay Desiree. I love you, Desiree. Bulong niya habang naglalakad sila, papasok ng mall. May sinasabi ka? Tanong nga ni Desiree. Napangiwi na nga lamang si Douglas. Ang akala niya narinig nito kasi magkalapit lang naman silang dalawa o sadyang gusto lang talagang ipaulit ni Desiree sa kanya. Ang sabi ko, mahal kita, ang bingi mo naman. Reklamo pa nga niya. Tayo na ba? Dapat sigurado ka na sa pagkatao mo ah. Natatawa nitong tanong. Huwag kang tumawa dahil hindi ako nagbibiro. May inis sa boses, nasagot naman ni Douglas. Okay, fine. Okay lang, yun na yun. Tanong nga ni Douglas at may kasama pang pagpadsyak na parang bata.
Napatawa naman ang babae. Meaning, pumapayag na akong maging tayo. Mahal din kita. Sagot nito. Yay! Narinig na lang nilang sigaw ng tatlo. Pagkatapos nga nilang magkaliwanagan sa kung sino ang ina ng triplets at tungkol sa feelings nila, inayos nga nilang mga dapat ayusin sa kani-kanilang mga pamilya at kung kani-kanino pa. Hanggang sa makalipas nga ang tatlong buwan, hindi na nga pinatagal pa ni Douglas at sa tulong ng triplets at ni Ondoy, nag-organize nga siya ng simpleng engagement party. Pinag-ipunan niya talaga ito. Pati nga si Bree, inabala niya at sinuportahan naman siya ng kaibigan. Kahit na nga napatunayan nga ni Douglas na talagang maskulado siya at hindi binabae, naging matalik na magkaibigan pa rin sila ng may-ari ng parlor na si Bree. Dahil supportive naman ito at tanggap siya sa kung sino talaga siya. At sa mismong proposal, nag-yes naman ang babae. Hindi na nga ito nagpaligoy-ligoy pa dahil hindi naman na sila bumabata. At totoong mahal naman talaga niya si Douglas kahit na noon pa nung medyo 50-50 pa nga ito sa kanyang kasarian. Meaning, minahal nga niya ito sa kung sino siya. Yun ang totoong pagmamahal para sa kanya. Samantala, natanggap din naman ang kani-kanilang mga pamilya ang triplets. Matagal na rin naman ang nangyari tungkol sa mga magulang ng babae kaya hinayaan na nga lamang niya maging grandparents ng triplets ang mga ito na gawin ang kanilang mga responsibilidad bilang lolo at lola nila. Dahil alam niya na balang araw magiging maayos din naman because naniniwala siya that time heals everything. Samantala, tumagal nga ng tatlong buwan ang preparasyon ng kanilang kasal dahil gusto nga nilang sa isang maliit na simbahan o chapel nga sila ikasal para mas intimate. Siyempre, ang nag-design nga ng gowns ay ang mismong bride at kumuha lamang ito ng kanyang assistant. Pero naging special nga ang pagde-design niya ng mga damit ng kanyang flower girls, ang kanyang triplets. Masayang-masaya nga sila sa espesyal na araw na yun dahil sobrang puno ng pagmamahal. Sa mismong kasal, nagpalitan nga sila ng vows. Desiree, mahal. Alam ko, tayo talagang para sa isa't isa. Kasi alam mo bang, sa ilang beses nating nagkita, na hindi man lang tayo nagkausap, pero never kang nawala sa isip at puso ko. And luckily after 4 years of waiting, muli na naman tayong pinagtagpo. Thank you for loving me, for who I am. At pinapangako ko sa'yo na magiging best version ako ng sarili ko kapag naging mag-asawa na nga tayo. Alam ko hindi ako perpekto, may flaws ako, at minsan hindi ko maintindihan ang sarili ko. Alam mo na ang tinutukoy ko. Pero ngayon, siguradong sigurado na ako na ikaw talaga ang gusto kong makasama habang buhay. Kayo ni Ondoy at ng triplets. Sabay tumingin nga siya sa babae at sa kanyang mga ampon. Napangiti naman si Desiree. Mahal na mahal din kita, Douglas. Alam mo, nung una pa lang kitang nakita, parang may naramdaman na akong kakaiba sa'yo. You're really one of a kind. Hanggang sa nung pinagtagpo tayo, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Kaya yun, araw-araw na kitang niligawan sa bahay nyo. Kaya nga ako pabalik-balik dun eh. Nagsitawanan nga ang mga bisita. Pero syempre joke lang. Dahil alam ko naman na ikaw ang may ginawang paraan para makaisa sa akin. Natawa nga ang lalaki. Makalipas nga ang ilang minuto, in-announce na nga ng pare na officially Mr. and Mrs. na nga sila. Sobrang saya nila at ng lahat ng mga taong bumisita. Nangako sila na magiging sentro ng kanilang pagmamahalan ang Panginoong Diyos na siyang nagbuklod sa kanila kasama ang kanilang pinakamamahal na mga anak. At dito na nga nagtatapos ang kwentong pagmamahalan nina Douglas at Desiree.